sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, oh guys, let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang Di Manoy balitang isyung hindi mamatay-matay, dating Pangulong Benigno Aquino III kumpirmadong buhay di umano at nagtatago lamang sa ibang bansa. Ito ay ayon di umano sa ating mga kababayan, Chris Aquino at Noynoy Aquino, parehong may intensyon di umano sa mga drama nila. Pero bago ang lahat mga Parang kung kasi mga kaibigan, sa totoo lang ano, nagmumukhang scripted kasi yung mga drama. Lalo na si Chris Aquino mga kaibigan, siyempre artista yan mga kaibigan, eh, di ba? Saka halos wala na rin naiiniwala sa kanila ngayon mga kaibigan. Kahit ako mga kaibigan, hindi ako naiiniwala ang patay na to, si Pinoy. Updates kung bago ka pa lamang sa aking channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At heto na nga mga ka-updates. Kung ating matatandaan noon, pumanaw na di umano si dating Pangulong Benigno Aquino noong kalagitnaan ng eleksyon nang sa ganon makuha di umano ng mga dilawan ang simpatya ng ating mga kababayan at nang hindi naman ito umubra ay si Chris Aquino naman di umano ang nagsakit-sakitan. At nagawa pa nitong pumunta sa rally noon ng Pinklawan upang ipamukha sa mga tao na utang na loob natin sa kanilang mga magulang ang kalayaan na... Ang nakakawabusit yung saltang yun mga kaibigan, ano, yung sinabi niyang utang, may utang na loob daw tayo sa kanilang mga magulang. Ano. Ewan ko ba? Ewan ko ba sa pag-iisip ng mga taong ganun? Ating natamo at ayon pa nga sa kanila, sa huling hininga nga ng dating Pangulong Noynoy Aquino, ay tanging driver lamang niya ang huling nakakita at ni isang medical staff at pamilya ang hindi nakatingin sa kanya. Dahil nga sa balitang ito. Yun pa lang mga kaibigan, napaka-imposible na. No? Napaka-imposibleng walang naging doktor, nurse man lang. Di ba? Yun dapat yung mga karapat-dapat na nai-interview talaga para malaman natin kung ano yung kinamatay niya talaga. Malaki tuloy ang haka-haka ng mga tao na sinadya di umano ang pagkawala nito para magamit sa halalan noong 2022. Nasanay kasi umano ang mga dilawan sa sistemang kapag nalagasan ang buhay ang isa sa kanila, ay paniguradong mapupunta sa kanila ang suporta ng ating mga kababayan pagdating ng halalan. Isang malaking halimbawa nga nito ay ang pagpanaw nga ni Pangulong Benigno Aquino noon at bigla ang paghirang ni Cory Aquino bilang Pangulo ng Bansa. At noong pumanaw naman si Cory Aquino, ay si Noynoy Aquino naman ang naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. At noong namatay nga si former Secretary Jesse Lobredo, na kilalang kaalyado noon ni Noynoy Aquino, ay bigla ding nanalo si Lenin Lobredo bilang Vice President ng Bansang Pilipinas. Hindi naman lingid sa ating mga kaalaman ang naging malaking suporta ng mga dilawan sa naging kandidatura noon ni Lenny Lobredo. Pumunta pa nga si Chris Aquino sa rally nito noon para suportahan ang kanyang kandidatura kahit na ito ay may iniindang karamdaman. Kaya isang malaking katanungan nga sa ngayon ang isyong buhay pa nga ba si dating Pangulong Noynoy Aquino para sa ating mga kababayan ngayon na nalilito tungkol sa mga lumalabas na isyo ngayon sa mga Aquino. Ang pagkamatay ni Noynoy Aquino ang naging maingay sa mundo ng social media, ang mga balitang hindi ka panipaniwala sa pagkawala ng dating Pangulong Noynoy Aquino. May mga taong nagsasabi na buhay pa di umano ang dating Pangulo. Kung ating matatandaan noon sa pagkawala ng dating Pangulong Noynoy Aquino, marami ang nagsasabi na bakit hindi umano ipinakita ang katawan ni Noynoy Aquino bago siya i-cremate at hindi ipinakita.
Kahit burol man lang sana mga kaibigan, ano. Pakita sa publiko. At dahil nga dito ay marami ang lumabas na issue sa social media, kaya... Pero kung sakaling pinakita or buhay pa siya mga kaibigan nung panahon na ang pangulo natin si Duterte mga kaibigan, malamang maraming haharapin na kaso ito mga kaibigan. Kung sakali man ano, pero alam ko nagtatago talaga ito eh. Paniwala tuloy ng marami sa ating mga kababayan na niloloko lamang ng pamilyang Aquino ang taong bayan dahil tila akma lamang di umano sa mga kaganapan sa mundo ng politika ang ginagawang pagpanaw noon ni Noynoy Aquino at ang pagsakit-sakitan di umano ni Chris Aquino. Magkaganoon pa man ang lahat ng mga pangyayari sa mundong ibabaw ay may hangganan at ang katotohanan ang dapat manaig at hindi ang inggit dahil walang lihim ang hindi mabubunyag. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Tago pa more, ano ang sabi? Kahit anong baho lalabas at lalabas din, ang nagkasala ay magbabayad. Ayon sabi patay, yun pala buhay, ganyan po talaga pag may pera, magsisinungaling, mga sinungaling, Diyos na ang bahala sa kanila. Totoo iyan, 100% yan, nagtatago lang yan. Dahil natatakot siya na malaman yung ninakaw niyang 400 milyong toneladang gold. Kung nasaan ang gold na yan, yan na siguro ang winawaldas nila. Hindi ka makapagtatago sa katotohanan. Marunong ang Diyos, walang baho na hindi maaamoy. Lihim na mananatiling lihim. Mga bastos kayo. Kayong mga supporters ng mga Aquino, anong masasabi ninyo? Wala ba kayong isip? Mag-isip kayo, huwag padadala sa mga drama. And go! Siyempre, babatiin natin at magpapasalam niyo po ang inyong congressman ay isa sa matatag kong kaibigan na talagang masasabi natin hindi tumatanda. Si Congressman Ted hindi tumatanda. Kami lahat tumatanda. Tapos laging Sana mga kaibigan, ano? May makapag-video man lang sana o magsabi na buhay pa talaga siya. Ano. Yun lang din inaabangan ng mga tao, mga kaibigan. Eh. Ayos, para pag ayaw na namin tabihan si Kong Ted dahil pag nakatabi kami sa mukha kaming driver niya kasi siya lagi postura eh. Kami mukha kaming ano, galing sa bukid. Mayor Fuentes, our host mayor, lahat ng ating kasamahan sa lingkod bayan at syempre ang pinakamahalaga na nandito ngayon ay ang ating mga 4P beneficiaries kung sino ang tatanggap ngayon ng mga tulong na ibinibigay natin para pagandahin ang patakbo ng ating pagsasaka, pangingisda. Yan po ang ating ginagawang tulong ngayon. Hindi lamang sa gamit, kung hindi pati na sa pagturo. Kaya kasama po natin dito, nandito po ang Department of Agriculture, nandito ang DOLE, nandito po ang DAR, ang Agrarian Reform, Department of Agrarian Reform, TESDA, CHED, nandito po para mabigyan po ng training at mabigyan ng mga panibagong starter kit para sa ating mga magsasaka at saka sa ating mga mangingisda. Alam nyo po, ito po ay aming ginagawa dahil pinapatibay po natin ang sistema ng agrikultura sa Pilipinas. At ang pag sinabi natin agrikultura, hindi lamang po ibig sabihin yan ay ang tanim. Hindi lamang bigas, hindi lamang palay, hindi lamang mais, hindi lamang gulay, kundi kasama po dyan ang pangingisda at ang pag-aalaga ng hayop para sa livestock breeding. Yan po ang aming yan po ang pinapaganda natin dahil natuto na tayo sa pandemya na nangyari na hindi tayo makapag-import ng pagkain dahil walang tumatakbo ng barko. Hindi talaga kung meron mang supply ay yung mga ibang bansa, syempre inuuna nila yung mga sarili nila at sabi nila wag muna, hindi muna kami maglalabas. Eh tayo, nasanay masyado tayo sa importation and naipit ngayon tayo sa food supply. Kaya't napilitan tayong bumili ng imported na napakamahal. Kaya't yan ang babaguhin po natin. Babaguhin po natin yan
ang gagawin po natin ay patitibayin natin ang ating agricultural sector. Paano natin po gagawin yun? Sa mga tanim, ay ating gagawin ay tutulungan natin ang mga magsasaka. Magbibigay po tayo ng fertilizer, yung biofertilizer, dahil tumaas ang presyo ng ayuda. At lahat po ng magbibigay tayo ng bagong training, meron ding financial assistance para lalo na sa mga kooperatiba. At yes, meron naman tayo yung account natin, yung tinatawag na RCEF, yung nakukulikta sa pagpasok ng pagimpasok ng imported na agricultural goods. Meron po tayong kinukulikta na taripa. Yung taripa na yan ay ibabalik natin sa mga farmer natin sa pamamagitan ng mga assistance na ibinibigay ng Department of Agriculture. Kamakailan lamang, last week lamang, inaprubahan ko ang pag-release ng halos 13 billion, hindi million ito, billion na piso para ibibigay na tulong para sa ating mga magsasaka. Grabe mga kaibigan, ano, ang laki, billion-billion na talaga yung pinapakawalan ng ating mahal na Pangulo ngayon. Hindi pa ba kayo nakapaghalata mga kaibigan? Malamang sa malamang, nakuha na. Gold bar. Saka sa buong Pilipinas, at ito ay farmer, ito yung nasa farmers assistance na binibigay talaga natin, ngunit dinagdagan po natin dahil nais natin pagandahin nga ang sistema. Sa labas po, meron po kayong makikita mga bangka. Yan naman ay galing sa BIFAR, sa Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture. At ganun din, ay tutulungan namin kayo, hindi lamang para sa gamit, kagaya ng nandyan na pinakita natin mga nasa labas, kung hindi pati na, alimbawa, dito sa inyo, natamaan ng red tide. Nagka-report ng red tide. Ngayon, mukhang wala na, pero patuloy pa rin ang aming pagbantay nang makasiguro naman, para sasabihin, nanggaling sa aklan yan, safe yan, ligtas yan, walang problema, masasabi ng DA para naman mapakinabangan ninyo ang inyong mga pangingisda. At yan po ang ating, meron po tayong mga scholarship na ibinibigay. Meron tayong mga TESDA scholar, meron din tayo mga CHED na may scholarship assistance para sa magka-college, para sa mga magma-masters, para yung mag-PhD, mag-doctorate. Yan po ang patuloy natin binigay. Yung TESDA, dahil po, importante ang TESDA ngayon, dahil kailangan natin baguhin ang mga sistema ng ating mga ginagawa. Hindi na maari yung ginagawa natin noon dahil naiiwanan po tayo ng ibang bansa. Kaya kailangan para tayo makapag-compete, para kaya natin sabayan sila, hindi lamang sabayan, kundi mag-kompetensya pa sa kanila, ay kailangan natin pagandahin ang ating agricultural sector. At ito ay ang nagiging problema, kaya dahil nga na nagtaasan ang presyo ng bigas. At tinitingnan po namin kung bakit naman mangyayari yun. Kinakalkulan namin kung ano yung supply ng bigas. Sapat naman. Hindi naman kulang ang supply ng bigas para dito para sa Pilipinas. Wala naman nagpa-panic buying. Hindi namin maintindihan bakit tataas ang presyo. Tumaas ang presyo, natuklasan namin, tumaas ang presyo dahil merong nag-i-smuggle papasok. Ngunit, hindi lamang sa nag-i-smuggle, hindi nila ilalabas sa palengke muna. Itatago nila, iipitin nila para tumaas ang presyo ng bigas. Pagtaas ng presyo ng bigas, saka sila magbebenta. Kaya naman, sabi ko, hindi maaari yan. Dahil, hindi naman tama naman talaga. Unang-una, illegal ang kanilang ginagawa. Pangalawa, ay kung titignan natin, na isipin natin na mabuti, ang problema ay ang ginagawa nila ay pinapahirapan ang taong bayan para lang magpayaman sila ng illegal na paraan. Kaya yun kasi nagiging problema ngayon mga kaibigan, kahit sabihin natin na bumaba yung presyo sa presyo ng gobyerno mga kaibigan, kung yung mga holder naman at yung mga nagbebenta is nandun pa rin yung presyong gusto nila, wala tayong magagawa. Kaya dapat talaga mga kaibigan ni kasuhan yung mga ganyang klaseng tao, mga taong gahaman sa pera mga kaibigan.
pinapahuli natin silang lahat. Kaya po, kasama na rin po ng ating mga ginagawa, yung mga nahuli po ay dinadala po natin sa iba't ibang lugar at inuunahan po natin yung mga pinaka nangangailangan. Kaya po ay nandito po ang mga ibang beneficiaries sa iba't ibang ahensya upang matugunan naman ang inyong sitwasyon at mabigyan natin ng tulong ang inyong mga problema, ang inyong mga hinaharap para maging mas magaan naman ang buhay. At habang hindi pa tayo bumabalik kagaya sa dati, kagaya sa normal, at yung presyo ng ating mga agricultural goods, hindi lang po kasi dito nangyayari yan. Hindi lang po dito sa Pilipinas nangyayari yan. Sa lahat ng buong mundo, ay lahat ng pagkain ay nagtataasan dahil sumasabay. Sumasabay pati ang presyo ng langis, sumasabay pati ang gulo. Mayroon mga nagkakagulo-gulo sa Ukraine at hindi nila nailalabas yung kanilang ani, kaya't hindi nakakarating dito, tataasan na naman ang presyo. Kaya't lahat ito ay ginagawa natin nang sa ganun tayo ay sufficient supply sa bigas kahit walang importation. Sa ngayon, kailangan pa rin natin mag-import. Pero ang hangarin natin ay makarating tayo sa sitwasyon na hindi na natin kailangan mag-import ng pagkain para sa taong bayan. Ang talagang nais naming mangyari, ang pangarap talaga natin ay hindi lamang na sapat ang magiging supply ng pagkain sa Pilipinas na nasa presyo na kayang abutin ng bawat isa. Hindi lamang yun, kung pagandahin natin ang husto, makapag-export pa tayo, pagkikitaan pa natin. Yan po ang ating mga pinaplano. At mararamdaman ninyo dahil ang inuuna nga namin, tinitignan po namin, siyan ang pinakakulang ang development ng agricultural sector. Saan ang mga taong mas lalong nangangailangan? At yun ang ating uunahin. Kaya yan po ang plano ng inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo, lahat po ng nakikita namin na hinaharap na problema ninyo ay hahanapan po natin ng solusyon yan. Lahat yan tutugunan natin, hahanapan natin ang solusyon dahil tayo ay binubuo po natin. At sa masasabi natin, pagagandahin natin ang Pilipinas at magkaroon na tayo ng bagong Pilipinas. Mm-hmm. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang layunin ng buong Pilipino. Lahat ng Pilipinas. Kahit asahan po ninyo na kahit na anong pangyayari, nandito po ang inyong pamahalaan. Nagbabantay po sa inyo. At kung may pangangailangan kayo, mapapaabot nyo lang sa amin at gagawin namin ang lahat upang tulungan kayo. At kahit na hindi kami nakakarinig sa inyo, titignan, pupuntahan po kayo namin. Mm-hmm. At titignan namin kung ano yung mga pangangailangan. Lahat po ng maaaring gawin ng pamahalaan para tulungan kayo ay gagawin po namin. Maraming salamat po. At yun na nga mga... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.